are 34, and there are others in attendance, 10. So the meeting is declared quorum. In behalf sa atoang Peace and Order Council Chairman, the Honorable Mayor Lebel Mirig in Team Acosta, Madam Gigi Almonte, our Vice Chairperson. So in behalf sa atoang POC Chairman, I hereby declare this POC meeting in order. So, we will now go to the presentation and approval of the agenda. So, Peace and Order and Public Safety Situation Report. Letter A from the Armed Forces of the Philippines. Letter B, Philippine National Police. Letter C, the Bureau of Fire Protection. Letter D, the Bureau of Jail Management and Penology. And letter E, Special Operations and Concerns Division. So, wala na po tang diri ang other matters. Kailangan kayo tag-discussan sa other matters, no? So, I think, except ko na pa may lain nga ipuno sa agenda, huwag na aman gali, dito na lang na ito i-putang sa other matters, no? So we will now proceed to the reporting proper. May I call on the Armed Forces from the Philippines for their report? Good morning. I am Captain Temenia, the Charlie Company Commander of 10th Infantry Battalion, 1st Division, Philippine Army. And I will be presenting peace and order situation, a brief lang with regards sa communist threat group, no, sa atong area din sa MISOC and specifically ko din sa Orgeta City. Once again, good morning day. So, next. The scope of my presentation is as shown, that were confronted, significant accomplishments, armed encounters, and neutralized strategic personalities, our analysis and assessment, and our critical infrastructure, investment protection, and security operations. For threat confronted, next. So, 10th Infantry Battalion, which assumes operational jurisdiction sa Misamis Occidental is confronting weakened guerrilla front Sendong. Originally, from the start of our campaign last year, June, is 20 ang atuang i-confront. 20 armed personalities with 20 firearms and 20 nga nakakage na firearms. So as of today, as of 22 November, out sa 20 ka atong i-confront. Salamat sa Ginoo, nakuha na gitawon sila katukusin. So, unom na lang ang atong i-confront. Naapa si headed ni Secretary si Marilos Ranan, naapa yung first deputy secretary si Matias Gapit at Apio, second deputy secretary si Bibilit Labastida, members, Mary Ana Bisis, Charlie Tapa, Jerome Albios. So, ang sagad mga sila ni kay Dili na taga Misko. Dili na sila taga Misko. Ang usa na lang ni mo yung taga sa Bombas were si Jerome Albios na lang. So, again, next. So, six na lang ang manpower with two firearms na ang nasa ito ang i-confront. So for significant accomplishments, next. So from September up to date, we recorded 4 encounters. First, next. First encounter is sa Zamboga del Norte na gani, 12 September sa Barangay Antonino, Serios Menia. Next is series of encounters ni siya 12, 15, and 17. 15 September sa Bagong Bagyo, Serios Menia. 17 is Barangay Napangan, Dunbik. And
ang latest na itong encounter is 26 October sa Barangay Jimenez, Barangay Carmen ng Jimenez. So, with the encounters, we were able to neutralize the CO ng WGM Sindong and captured several firearms. So, sa 20, these are the neutralized DG personalities from the start of the year up to date. First, sa February, ang squad leader sa Baton Uno, si Ezekiel Fabiliar, nag-surrender. Next, captured si Joel Thomas Member. Then, nag-surrender na po ng squad leader. Next. After nag-surrender o dungan ang duha ka members, si Aiza Baron o si Lizel De Los Santos. Next, nag-surrender ang tulo. Nagdungan po si Juanito Halalon. Next, Juanito Halalon, Jenny Laminguay, and Rene Lobitania. Nagdungan na sila mag-surrender. Then, October 2, nag-surrender ang Nipuli Unta ng squad leader ni Ezekiel Fabiliar, si Richard. And last nga encounter sa 26 is na-neutralize na talaga ang CO si Miguel Cabayan ang attend dito sa Jimenez. Next, with the neutralization of Teddy, nag-surrender na sa yung party wife, si Avenida Labisis Yumi. Next day, sa following day after the encounter, nag-surrender si Akumakoy. And just recently, November 14, nag-surrender sa MIB and then IB. Ang duhaga personalities, si Neda Mundico and si Rinaldo Unahunan. Lahit mo ganiya ang pangalan sa among sa PESA. So, to recap, we have 12 surrenderies, isa ka-captured and isa ka-killed nga CTG personalities. So 14 na ito yung neutralized. So 6 na, again, 6 na lang ang ito kami na remaining. So for our analysis and assessment, next. Since ang squad leaders wala na, ang CEO nila wala na, so maintain po na mo ang pressure sa operations sa army and sa itong kapulisan. They are already experiencing internal conflicts na sa ilan nag-question ang ilang leadership, nga nung naanay na, nga nung narosaw sila. And sa effort sa ato ang sa LGUs na mabawaan, mapaabot sa mga tao nga dili na mo suporta sa PICAS, wala na po sila'y logistical support. So, padulong na gid sa larosa. O, ang natuwa na lang ani is potential fragmentation nila ang mga taga-dili, ang mga taga-dili, taga-miso. Si Mulayas na, Maglaylo. And kung naman siguro yung mga bilin, yung mga residual threats, I believe dili man siguro sa sin anak ka, naman sila ka nang capable nga magsamok pa sa tuwang probinsya. So, posible sad, mo-surrender na lang sila kung fish initiatives, doon na lang sila kay sila man lang ano. That's all for the threat situation. Next, gamay lang at matters kaning nga mo lang critical infrastructure, investment protection, and security operations. So for, next. For Orqueta to Osamis, we have 7 ka gibantayan. Specifically sa Orqueta is nata sa Tuburan, Orqueta City. So ongoing na ito ang pag-secure ng establishment. Next. So that's all for our peace and our reservation sa AFP. Thank you and good morning. Philippine National Police, ato ang singing OIC Chief of Police. I will proceed with my briefing presentation
on the peace and order situation sa atong siyudad. Para sa tanan, no, na-install ko as chief of police last October 5. So, mag 2 months pa ko. Bata pa yung ko dun sa opita. Pero kung edad ako na. So, muna yung presentation. So, unang-una is akong ipakita ninyo ang atong disposition o personnel para na ako i-background. Kay aron dili mo sa ipakita o police. Nakabala mo. Sa pagkakaroon, doon na tayo 72 katotal personnel. So, ako kining i-present kay gibuhat niya sa kung kuhan, wala may i-appeal. Yung ko i-insert na vital kay ni ano, usahay makaimunta na kuhan, sa kadaghan nila wakin ni mo. So, ano na, ako niya hatag. So, kining 72, doon na tayo kuhan na official upat. No, so ang natong sakop 68 lang. Madali. So supervision na to upat. Supervisory nga mga legal position. So natay 68. Ngunang nga dili tanan yung total number of kwan ang atong personnel nga magamit na to. Of this 68, dunay na pulo anak nag-schooling. Oh, may na pulo nga nag-schooling anak. Next ko na sir. Nay na pulo ng guys schooling. Wala na yun yun ko niya. Nay na pulo ng guys schooling. Mugnay tulo na gajuki sa other units in the provincial office. Every day, dito nga na to ang atong team. So, mga 20 plus lang ta, every day na gajuki. Okay. Ano yung tanga? Kwanta mo mong kapinsel niya, wala day off day. So, hindi lang ito mangundang duty. So, muna nga, ito nga, naatay na po, ito or natay. Hello? Hello, ma. Wala man, sa putahin, so ko nung ma. Natay page, Chief Puwin. Kanan diyan sa Chief Puwin daan, na nahintarik dito diha. Sa atong beat patrolling, natin patrol, na on-board duha. Duha ka patrol on board, duha, upat na. Sa IBGP, naabot tayo ibutang dito, patrollers. So, sa QRP, naabot tayo tulo. No? So, naabot tayo sa itong offices. So, muna nga, ay mong pangitag pulis, pero tawag ito mo, mayinangkan mo. But at least, nag-ibaluta, anatay overview sa itong personnel. Dili na lang kung yun na tabangi ko ng ping, na matagal ko personnel. Kaya gikan sa pagsunod na ko, maulit yung hita ko. Doon ay tayo population ratio na isa ka pulis o ngadto sa isa ka libo kapin nga mga tao. Dinisok kita. So doon ay tayo 47 ka barangay. No? Kapit yung mahurot o tinagsao na itong butang pulis. Pero everyday, kanang gajuti, dili na ito maganap ng 47 guys. Kaya 20 plus na ito na gajuti everyday. So, bisang pagtagsaan ng barangay, hindi kaya. But, I will not question you, I will not blame you, I will not give you the reason na hindi may makaperform. But, as long as naamidiri, we will do according to our best. Amo lang yung buhaton kung sa'yo mo makaya. So, ako, kung i-present po ninyo, kini move, shoot, and communicate capabilities. Kaya importante ni siya sa pisa ng order. Gano? Kaya kung isa rin itong patrol car, lisod. Kaya nai respondihan dito sa bigas, wala na yung makarespondi o may matawag po sa bigas. So pagkakaroon, ang atong natay handheld reviews na itin, importante ang communication because this will serve us kanang life-saving equipments. Kaya o kung sa kapaspas ang atong communication, atong mobility, ingana po kapaspas ang pag-save sa life. Diba? Kaya kung kayo kaayo, may abutan, namatay na, so isod kayo na. So, ingana po, muna nga, ang atong communication, hinahanan paspas. Sa pagkakaroon, naatay issue sa PNP nga itin kahanghil reduce. Gagano?
pero wala ni nagamit anak sa lusa. Ano man, kulang og facilities. Ako misulti ninyo nga no. Natay bis radio nga hitira, kini nga mga radio nga issue ni sa PNP ha, mahalon kay ni nga mga radio. Pero I don't know, nganong gi-issue pa, nakulang. So, dapat unta, pag-issue, kumpleto na. Gi-issue, pero dili magamit, ngano man, walay repeater. Kay kini nga mga radio, high-tech ni nga mga radio, hindi yun. Murag, uli ko masayot, 40,000 ang isa na. Kung naasi repeater, magamit na to. Mauna nga, kung di ko masayo, nakapirma na ko last week o another additional anang hanihil radio based on our plan panalipod gikan sa region nga gipalusot diri sa lower units para makakuha ta sa percentage sa number of hanihil radio sa dira. So, napasalamat ko. Nagpapirma na ko. PR na to. So, for pala nang ito paliton. Ang nakaapan di pag-iapon itong magamit kay Hanin Richard mo ito. So I hope na sa sunod ani, mauna yun ang repeater because ang naitira repeater will cost more than 1 million. Pero secured siya, kaya no, wala kayong makasunod lain ng frequency. So pag naan na ito siya, pas-pas na kayo ang itong time response. Pag ingon nga, 0102, automatic, dali ra. Kaya ano, una na kong na-experience diri sa among police station. Ambot o ngano, nga naamot ang nasyudad, minus mag-signal. Ang cellphone, yes, police station. O nakasulay na mo diha. Nga huwag naamot diha, huwag na may tawagan, usahay, siya rin nakadumog, ikaw wala. Diyan nagputol-putol. So manakaroon, naaman ni mga issue sa PNP, nga katong mga daan, mao sa ang akong gigamit karon sa mga time. Akong gipagamit nila ang patrol na itag sa ang atong pitch checkpoint na ako isa. So, hindi na lang kung more laborin pa da sa long firearms or short firearms kayo. Hindi na lang siya importante para ninyo. Next. Okay, hindi na kita sa pikan na kaganahan na ito. Yining comparative crime statistics. I don't know whether or not nag-convene mo of third quarter. Basig na usa na niya, I don't know. Pero wala pong bagto po man ko. So, I prefer to represent the second semester of the period. So, from July to November 20 para makuha na to ang overview sa itong mga crime incidents between July, November 20 last year compared to the same period of this year. Next. So, mauni siya. Kanang blue, mauna ang last year. O kanang red, mauna ang present year. So, last year, na yung order isa. O salamat sa Ginoo karon. Wala. So, crime against person is ya. So, parang murder, homicide, physical injury, or rape. So, ang atong physical injuries, atong naging tuig of the same period, naa siya ay tulog. O karon, naa siya ay duha na lang. Ay isa. Okay. Di na lang kung musulti sa homicide kay 00 man. Wala siya atong niagi, wala po karon. So, kabalo na siguro mo o kung say murder o say homicide, no? So, ang murder na ikritsiri, pagpamusil, pagpatay na lipot, na walay kalaban-laban, ang homicide na ikong kondisyon. Ang giaway, nangahubog, o muna, na resulta. So, sa physical injury, at last year na itulong, na-record na to. Pero karon na-record na to, isa lang yun. This is based on file cases. Kaya ang uban, atok man ang i-repair sa barangay. Mga kinagmayra kayo ba? Oh. So, munang pag ma-repair sa barangay, dili pa na mo-reflect din sa ato ang report.
So sa atong rep, sakit kay paminaw na itong naging tuig na iupak. Muradaghang ipanghilukan atong naging tuig. Karon pasalamat ta, isa na lang. No? Then, agupo lang kay paminaw usahay, mostly sa mga rep cases. Mga incest rep, kanapang hili lang yung tao. Huwag na ang ipinakariyo, silingan. So, ngunit atong itutukan pagkaroon, ganun, unsaon na ito pag-counter, unsaon na ito pag-counter ang hitabo, kung unsay atong mga prevention or intervention ng buhaton para malikayanin maong ang mga insidente. So, sa crime against person for the last year, 8. So, karon 2 na lang. Okay? So, nindot kay paminawon. Crime against person decreases from 8 incidents to 2. So, 2 na lang siya. Ang murder, wala na. Homicide, 0. Physical injury, 3 ka insidente, nahimong usa. Ang rape, ikan sa 4, nahimong usa. So, generally, malambuon tadi ang nakita sa crime against person. Next, please. Sa, ano yun ni? Comparative crime statistics sa total volume sa krimen. Niyaktong niyaging tuig for the same period from July to November, na ay na-record nga 39 crime incidents. O karon ni-record ta kung 35. So, gamay lay diferensya. O patra, no? Pero, atong nantawon niya, naigitawag o index crime o non-index crime. Unsa nga na ini? Kani mga non-index index crime, maunin ka itong mga crime against person. O kaning non-index crime, maunin ka itong other crimes nga dili against person. So, ayaw kalibog ha, kalibog na napatadaan. Musamot niya na kalibog. So, kining pula, mauni ang non-index. O katong lang tawon, pila naman ang buwan. Di naman ko kita. Ang index crime, 10. Nahimo na lang siyang direta sa non-index. Ang 29, nahimo siyang 32. Sakto ba ko? Di naman ko. Klaro di mo dokol eh. So, hing taas yan, no? Sa'yo, masiguro na yung nag-presentis yan. From 29, nahimong 32. Gimainos man. So, hing taas siya gamay ang atong non-index. Kaning non-index, mo appeal diha ang operational accomplishments na to. Paraan ng campaign against illegal drugs, campaign illegal gambling, campaign against loose firearms, o other crimes sa manang child abuse, escapades, diha na musulot. So it does not mean na kumusaka ang atong non-index crime, grabe ang atong peace and order. No, dili. Kaya pwede na siya mo taas kung taas tag operational accomplishment. No? O naapodiha kining mga public safety ng mga incidents indicator, kining vehicular accidents. Pero sa pagkakaroon, may ubos ang atong vehicular o usa lang for the period compared. Isa lang. So from 12, nahimong ilipin ang atong vehicular accident. So daghang yan po, no? Pero mas maayaw yun nga mag-prevent na itong vehicular accident. Next. So, kining crime against property, maunis lang mga crime, robbery, thief, carnapping, motorcycle, motornapping. O, kanang duha ba si malibog mga motornapping, amo lang ang i-indicate para mahibalaan na motor ang ikamat. Kaya sa unang mga usara yung term na karnaping, hindi ka kaya paminawon. Pero motor na itong motorcycle na dahil. So, pag mayon may nga karnaping, four-wheel vehicles na.
pag niyo may motor napping, motor na lang. So di nga na, kaya aron ang impact ba sa incidents na ma-specify. So atong mga niya dito eh, kung per period na atay duha. Pero karon reported natay isa sa tip. Sa tip report, no? For crimes against property. So, nindot yapon na to na pabinawon. Kaya pranto, nahimo na lang siya usa o eventually, kasi mix na peace and order council na to, kasi zero na. Next. O, kini crime rate comparison. Ang atong crime volume in-decrease from 39 o nahimo sa 35. Napunta'y gitawag o crime clearance efficiency. So, kanang crime clearance, mga igsoon, kanang nga term, gigamit na sa mga insidente na na-file na pero wala nadakpin ang mga suspect. So, na-file ang kaso pero wala'y tawo. Maghulat patagwaran o pares. Nasulbad siya, nasulbad, na-file ang kaso, pero ang suspitsado nagpapilin nga gawas nun. So, muna na, crime clearance. So, ugdaghan tag na-file, bisang tungkol wala na itong nadakpi, mutaas itong crime clearance. O kining crime solution, maugini siya ang na-pailan kung nadakpan nito. Gilahin siya. Kaysa una, gubot man ko ng media, bawat anang iyong sold. Kaysa una, pag mapile, sold na. Pero karon mo na may isi-spire nga ang sold, katog yung napailan o nadakpa na yun, naanagit sa prisuhan. So, based on our statistics, last year, ang crime volume 39, karon 35 na. So, ang atong crime clearance, nga 37 atong niagi karon 35 na pod ang crime clearance. Nagpasabot nga 35 man wala tay under investigation. Nindot ang resulta. Sa tupatanan nga mga krimen nga nahitabo nadala gyud sa korte ug na-file gyud siya. Kaya naaman tayo ruling sa itong investigation, when all crimes are considered clear, but not all clear considered solved. So ang solved, automatic po na siya clear. I mean to say, nga yun na. Pero dilita ng clear na solved. Unless madakpa na. Okay? So, sa atong total crime solved, at tumiagi 27, pero karon 25. Mayunta nga, banga man karon, eh 25 raman. At itong 27 na tumiagi na mas dako man. Pero, buot ipasabot, nga kanang 25 anak, mauna siya ang nasolbra. So na 18 na cleared lang anak. So it means to say, nagong usbon, nasolta na natong krimen, wala tayo unsolved cases dire, na-file na to, although ang atong crime solution 25 ra, pero kanang din, inigabot sa warrant na it will be solved kanang kung madampa na na to. Okay, next. Mauni atong mga operational accomplishment. Nga akong giingon ninyo, nga pwede siyang makapataas sa atuang non-index crime incidents. Sa kung gaya na niyo, pag mura sa itong non-index crime, it does not mean nga bagsak ta, pilyota. Kahit pwede na siya mudako kung mudako itong operational accomplishment. Naami gitawag ko accomplishment on other wanted person. Ganun on other wanted person man. Kaya naapog may gitawag na most wanted person. So, other wanted that are not considered as most wanted person are considered as other wanted person. So, for the period, natay 23
kanadapan. Kining 23 nga nadapan, nalay pipila ani nga nagsurrender. Pero mostly ani ato ang yung gipangita. Ato ang yung gihatagan ipor. Gipangita ug asa ni siya dapit, asa na mangita mi kontak dili sa inyo. Ang pagpangita ug walti. Naatay dedicated trackers team nga atong i-form ana para lang mangita ang mga wanted. Kaya wala na ba'y wanted ninyo, naarap ko nire, tanghinga ko ninyo. Wala yan. So it takes time and effort. Sa pagkakaroon, doon natin 23, I am proud that my personnel are doing their job. Next. Naapo dito na dapat ng most wanted person. Abi na ko ang orokita din kada ko most wanted. Kini mga most wanted person, mauni sila yung mga dagko o kaso. Kasagaraan ni most wanted person is murder ang mga kaso. Naapa diha, top 3 provincial level wanted person nga ito na dapat. Doon natin top 5 city. Kaya naman po yung city, Libil. Kanang atong mga warrant of arrest na atong nadawat sa siyudad, o kinsa itong pinakataas o kaso, may atong itap na to sa wanted. So, pag-abot sa province, ipunong tanan siyudad o munisipyo, hinggawas na top 5 siya, o top 3, maunang provincial Libil. So, mas taas siya. O, duha ka buok, ang top 5 o isa ang top 7 city most wanted. Aduna kay upat nga nadakpan ng mga most wanted person. I'm sure dili ra mo nakadungog ana. Because dili na kaya namo ipalita ninyo tagsa-tagsa that we are doing our job. Bisan tuod natay mga challenges sa atong mga personnel, natay daghang mga challenges sa atong enforcement activities. But we are doing our job. Next, naaputay na dakban sa illegal gambling. Kaya naamon ko yung mga sakay, aning mga kuano. So, naputay mga accomplishments na kananga, kung nasa daplin-daplin ba, sakay sa mga surplus ng mga results. So, we are required to enforce sa tunikay ninyo. Doon na tayo pito katawo nga na-aristo sunod sa tulo ka-operasyon na itong gilikanda. Next. Sa illegal drugs, doon na tayo siyang katawo na nadakpan. No? O kasamtangan na nagatubang sa lagkaso o gani kining pinakalas mauni ako apa nga time kining pinakalas nga tanawa lang ninyo di na lang ako i-istorya kay basi pa rin hamong plido ba masakitan niya mo pero ingon ani dili na kadali ing-anak kasayon ang operation sa drugs karon nga panahon grabe ang mga documentary evidences nga among i-prepare before we maka-launch o anti-legal drug operation. Dili na yun nga nakadali. Dili, person na panyo, sir, nasi consider, sir, katang reported nga na addict, sir, ambak, eh, may. No. Na may after surveillance report, kinahanggi surveillance, kung kinahanglan, testingan ng palit, kinahanglan at recorded, dili na nga nakasayon. So, muna na kami naghulat mi sa disposisyon ani nga kaso kay naay gamay nga mga legal nga mga conflicts between the prosecution and the court. So, sa pagkaroon nag-motion mi ani, this man is temporarily released. Usahay sakit kay paminaw, ang kahago, ang pagpuyat sa surveillance, pili sa iyong sir. Kung gusto mo mukuyog, pakuyogon mo na gusto mong personin.
Basta na agi ko'y brain na media, hingiyon sa una, Isus, ginawo wa mi kay balo nang sir gunsay nas ilalo in Christ ya puyo puyo balo so bilans ikapoy siya ikapoy kay not all the time inyong lakaw pasigin sa so bilans pa lang nang alibilan dili pa na sa actual apprehension dili sa yon but still we have reached out na tinakuha na 9 persons arrested for illegal drugs. Next, sa loose firearms na agi hapunta, kanang mga firearms ba na walay mga lisensya, which is a violation to Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms Law. One is yan, revision. So, at least, wakuta na zero, naputay duha. Kaysa tinungod lang, kaning min sa ako ang leadership, ako giniinan sila, fight din ato illegal drugs o against those firearms. Kay konektado kayo ni duha, kamang training. Nakapangrit, gumikan sa drugs, nangawat, gumikan sa drugs, nanulis, gumikan sa drugs, bisagun sa lalang, gumikan sa drugs, o ang loose firearms, gihimong instrumento sa maong pagbuhat ng training. Muna, natabangin ninyo na makapuhat ang mga information about ang loose firearms of illegal drugs. Next, karon ang pulis akong ikaingon for many interviews, akong ingon, ang pulis dunay duha ka-approaches in addressing crime incidents. That is proactive approach and reactive approach. Kini proactive mo siya ang preventive o crime prevention ng mga activities. So kini atong gibuhat nga checkpoint operation o implementation of safety ordinance nga magsigir pagpagulpol nga nakunong motora mo sige pahulungan. Ma'am and sir, explainan mo na ko. Most commonly used vehicle in crime, motorcycle. And most carnap vehicle eventually used in crime incidents are motorcycle. And most drivers who are violators in driving without license are motorcycle drivers. And most carnap vehicle is motorcycle. Munang mangita ninyo CR o UR. Ako sa hinang, kung ikapoy mo, ibaligyan na inyong motor, palit mo kabayo. Pero magkabayo na mo diha, pasagdan na inyo na lang kung nasa ko, palapya na ninyo na yung ikabayo. Okay, kapuyo na sila pa ngayon ang uwan ng sila. O kung kira ba punta mo drive, pero di ta kung kinukuha o lisensya. Niya ibalik ka mga spores. Then, finally, I will explain to you. Nga nung mag-focus mo sa motor, dan the four wheels, but it does not mean na hindi mo change sa four wheels. Pero, kung inyong mabantayan, ka-focus mo sa motorcycle, kaya nga nung, no, para palang mag-isa ka motor four wheel vehicle, pila na ka-motor ang maka-ikyas. May yung kag-napulo, kaya. Kung mapokus mo, ang isa mo, ato sa isa ka four wheel, ang isa mo, sa mo na mag-hurot dito sa kung dili na po niya makaya, nasunayan na po na, nagapara kong tulo ka motor. Ang tulo, ang lima, wala, di na ako makaya. Okay, dumulang pa manin mo itong tulo. So, gawa siguro, o kitang tanan mo ni, mukuyok sa checkpoint. Kaya mo na matang saan, ginatugyak. I'm sure. So, muna na itong i-intensify as preventive measure ang checkpoint kung kanang police visibility. Ang checkpoint at the same time, police visibility.
aron makita sa mga criminal offender nga the police are there. So, lahi magina may makita nga police wala. So, naagay na isyo na traffic violation nga 2,459 citation tickets. Unya, unsa may naaan ang 2,459? Sir RC. Ato Sir RC. Tagpilay penalty kada citation, sir. Barato na pila ganyan, sir. 150? 300 times 2,459. 2,459 income na sa syudad, mga Iksuon. Income na sa syudad. At the same time, we are in preventive stance. Muna nga, pasalamat mo kung na ay mag-citation ticket. Next, sa checkpoint, naapod tayo itawag ko, bakal sita. Insay nakabantay ana. Every 8 to 10 p.m. kada gabi ina gibuhat nako. Mosulod mi anang mga inanan ug mga kap mi magsumpay mi kinsa basik ni mga armas ug mga bladed weapons dia. Patod nang gibuhat. Pero I'm sure sa uban wa sila kay baluan ni nga gibuhat ni sa tong pulisan. To prevent proliferation of loose firearms. Kaya pag may iyong kagpusil, ang atbang na nakapatay. May tagbahaw kayo ang atbang gusto na kaya pusil man na. So, mauna ang ato ang iprotektahan. Kada gabi niya, remember, basit maapil mo, ayaw lang kung magkasuko. We are doing that because we love you very much. Ngunit yun mo. Wala na. Eh, inikahuman, aning amo servisyo, parihan matatanan. Wala, sa may kwan. Ako, while na ata dire, we are doing our job to protect. Dahil usin. Una mo, pinip, ganyan ko itong, hindi lang kong nalakyan sa itong presidente, ang aming sir, is better to be in him as long as my constituent lives in paradise. Dilit sa yun ang enforcement na trabaho. But we have to deal and confront the challenges, even the dangerous armed criminals. Sa tanggok, di ko para sa gabadlong itong gabadna, iposil, patay. Sergeant Ramintos, nakadumog mo ito. Isa nga kaiglap. Ngayon sila na hayahay ang pulis. Hayahay yun. Perting hayahaya. Kaya ikaw rin himpadlong isa kapitik sa mata na wala ang tanan. Goodbye. So, nga na ra. Next. Nga ito palapian kaya manghilap niya ta. Karon. Naatay, girecord niya po. Kanang beat patrols o kanang mobile patrols, that is a part of our crime prevention activities. Kay gatuogin ang pulis na walay kriminal na magbuhat o sala at ubangan sa pulis. Muna, nag-intensify na to ang beat patrolling, mobile patrolling. Kumabantayan ninyo, utuyong kay nina, ay ninyo inadyog. Ah, sorry, sorry lang pulis, oh. Maugi na ang trabaho sa mobile patroler. Ako, walis lang iinan. Interval lang kung mga 10 minutes. Eh, basit inyo lang po mo, kasuroy-suroy na limang una bes. Hunong lang po mo, kasa mo hunong. Minasal, Robinson, hunong. Every 10 minutes, go ahead. Because we believe in the principles that there's no offender in the presence of a policeman. Wala yung mimo krimen sa presensya sa polis. So muna, nag-record ng 6,388 beat patrols at 11,942 mobile patrolling activities. Ay na mo kapurat ang anong i-record na ito na, isang metro ko na nang upin sa office. Huwag mo, huwag ginagipuhan.
Pasalamat ta. Kung makakita mo patrol ng gituyo, pasalamat mo. That is crime deterrence. Kaya kung sa istorya pa sa mga suspek na mumadakpan, bisabilin sila ituyo, pagkakita nila patrol, mura yung kursa ng kabuhiyon. So, prevention. At anak, uy, na may patrol. Basig na idaw tayo muna-una, hindi naman yun. So, it is better na ma-prevent kaysa ma-solve. Sa mong iingon ni, sa interview ni Ma'am Juan, bahala ko ako'y sulbaon, basta wala'y nahita ko. Bahala kung di ko ka-award na daghan kong nasulba, basta wala'y nahita ko. Kaya kung daghan kang award, kaya daghan kang nasulba, kaya may laki kang musulba, ang pangutana, pila'y patay. Pila'y nawantan o kagtangan, o pila'y pamilya na nanghihila. Diba? So, prevention is better than cure. One of our initiative, feed and mobile patrolling activities para ma-prevent ang prevent. Next, sir, karon, atong i-assist. Sa crime situation, nag-decrease tag crime volume from 39 to 35. Praise the Lord na, diba? Nag-decrease po tag number of public safety indicator. Maunag ka itong ngingon niyo nga vehicular accident. Although, isa rin, pero at least, ibubos. Na ay vehicular accident na 12 itong previous period, karoon na nalay 11. Then, nag-increase ato ang operational accomplishment from 13 to 17. That is a positive sign. Kay daghan tag nabuhat. No? Sa drugs, illegal gambling, lost firearms, mauna siya na naka-increase. Sa communication mobility, ang itong assessment, naatay hitira rin Diyos, katumingong itin, na mahalon kayo, dagkahanong ta, atong mapapod-apod sa duty, pero dili, functional, or not in use. Dili daot, brand new, pero hindi magamit kay walay repeater. Ako nakita, binay sa kong paglingkod, kay mong binigunas mayor, ganun mong padumog-dumog, pukuha na ba? Wala may unmarked vehicle for surveillance purposes. Kay hindi pwede nang nindakumark ang pulis na mag-surveillance may sinong balay, ikaw akong target, na mula ba may dito, mag-video-video may sinong balay. Hindi pwede na nai-mark ang pulis. Kaya ikaw, basta criminal-minded ka, kapalunin ka, kuy, nabunaw ko, balikan mo, baspag-tuloy. Pero ako nangihingan si Mayor ni Gunaw na, nabasin, papunsos. But super, pag-abot na ko, na ay duha ka, unserviceable nga patrol cars, ma'am. Pero karoon, napasalaman ko, muda ka na, itagaan pagtagamin na. Isuportahan din niya ang atong kapulisan. Salamat, Juana. Sa disposition ng personnel, natay na pulo ng eskuling. Dako, nagirunta kayo ng tapang, hindi na pulo. Pero kung sa akong taman, nga ka ng upat, anak, gander book investigation course, makatabang mo muna na to in the future. O ka ng unong, nag-schooling po mandatory course, kay dili po sila ma-promote, kung dili sila mo schooling na. So, career enhancement. Manang kayong buta nga. Kuan, pero ako ninyo lagi. Kaning mandatory training, dili din ang mayugugan. Kay moral and welfare na sa iyo ang sako. Ganahan di ka di ma-promote mo sako. Pero kanang CIC, special man na, instead na upat, kung ako pa ay hindi anak, hindi ko masugot, duhargi akong ipadala na. Kaya hindi man siya pinangagdaghan. Kaya kanang siya maprograma para kung tanan nga personil bisabi investigador na ay background sa investigation. Kaya special course mo na investigation. So, naatay personil nga leader in service units, adil, nas PPO. Hindi na lang po kumu-question na nun. Kaya gigamit ko na nila nito. Ako lang nag-present, at least, kabalo niya.
buasa ng inyong mga anak. Ikabalugyo ko, mag-ita ang ibagin mo anak. At least, gigamit ng sila for a better purpose. So, muna giingon nga, exert our effort based on available manpower and resources. Dili ni mo silindir na bisag gamay raming, gamay raming, gamay raming mag-bisir, I will not use that reason. But instead, I will exert more efforts nga mabuhat ya po na mo ang among mandate. So, sa way forward, i-counter na ko itong assessment primero. Hindi Christmas task driver yun, so atong i-sustain ang intensified vision sa bed and mobile patrolling. Atong i-sustain. So, pasapin lang itong gasuri-suroy ang atong patrol. Kaya atong itong ipadayon. Area of convergence. Converging sa'yo naman ko niyo. Yung tiktayo pa niyo ba? Area of converging. So, pwede naman po naman. Area of convergence, kung gaya kong diktara niya pa tayo. Piling mga establishments, dahil mga tao, public markets, kung kinin ang pirma na itong focus sa ato ang mobile patrolling. Na makita gina itong mapulis niya. O crime-prone areas, kasi matingala mo, nalitay crime-prone areas, kabis na itong mga crime incidents nga nakitabuan. Kanang crime-prone areas ito. Kaya makita mo ko na nga ito sa crime clock, unsay mga dapit kasagara nga nakitabu itong mga homicide, physical injury, makita na. Kaya naamo na yung mga address tanan. So, murdi rin napita, ala, di nga patrolohin. Anak. O, di nga ito, malikayan mo, malapin na po spikas. At dito na po ito spikas. Anak na siya. So, ang katulo, ang kaduha, provide high tier region. O, yun tanihan ko ipadungog niyo yun. Gi-approve naman niya itong high tier na bis region. Sayang kayo ito, uputlon. Kay kini rin yung hindira nga repeater, mo nga lagi kulang. Kumplito na ang rugita. Pastilan pagkalable. O matuma na kini hindira nga repeater. Makasayaw na gagamay ang pulis alam bisag kung sa kaharo. Sayon na kaayo ang pagtawag. Sayon na kayo pagpa-chipuin nito. Bantayin ninyo niyo. Kasungot o blo. Ga kasuni su itong yung sapato supram pastor so pastor mo ang nga pastor bantayin eh sayo na kayo dali ka di ba dali na kayo kayo silpon mangita pakaspunbog mudayal pa ka makanaana patungkuan na way siguro hingsumpay pero di po ka manungo it takes time. Every second counts for life to protect. Segundo na. Segundo na kinang. Di na naman kinahandal mo tugay pa. Minimize the opinion papers and schooling and legal services in other unit as soon as possible. Ako ano na nga level sa kong leadership. Paghangyo o kung pwede, ma-minimize, instead nga upat, duharap, at ito'y padala. So, muna ang mga way forwards, but, murag katapusan naman eh, ngayon ko sa inyo ha, the Europita is generally peaceful good, magpasalamaton ta. Pero, ugnayin mga crime incidents, ay nakakurat. Even the time of Jesus Christ, nahitabo na ang pagpanawat. Ang mga insidente sa border, nahitabo na na. But it does not mean na dawato na lang na to. But we have to take a move. Ganangan niyo ko, nagpasalamat ko ni Rizal Kita. Mga katauhan, muna ang nasa kong kanta, ay nalang ko niyo pagkantahan ng tao. E sige na kong pagkantahan, ni Borgatita, ni Wani, Juan, pagkantahan ko niya. Tanaw na lang ko sa kong video ng Urukita.
because as an inspiration kay 1999 sa Kumusbon, nag-duty na ko sa Provincial Office, kining kita as kang mingawa. So, karon bibo na, we grab the opportunity, we will support the local city government, we will support the leadership sa atong mayor, sa atong mga lideres. Tingana ra ka simple, we will question ourselves what we can do for Oroquita. Don't question your mayor what he can do to you. Tingana ra ka simple, kung sa akong ikaingon, dili stricto po sa pagpatuman kung unsay ang iyong patuman. But personally, you can come to me, you can talk to me, and you can sing with me. Everybody are welcome. Wa kuy pakialam o unsa mo. Kaya hindi ko pwede mayon nga si Ma'am ra akong interpinon kay hindi. Kanisi ko ang G.O. ra, dili. No. As long as you are there nga maayo ang imong tumo. Wa kay problema, mga tawo ta. Kung sa'yo kinahanglan ato nga buhaton, atong buhaton nga makatabang. O wala ka sa inyong muna-muna, kaya usahin mo yun, yung maulaw, yung emosyo, kay major, nung buka, mga ganong major, so nahimong problem, major problem. Nainigabot na kong general tuhon, mahimong pag-umpido ng merchandise, general merchandise ko. Huwag mo na, nga, bitaw. May mong kahikom na ko, ikaw ang may katukan ninyo, pero pagpatuman yun, stricto ikaw na, even to my personnel. Kaya kung dili ko na natong pangatod, mahimong yung solution ka na. Dagang salamat. It's my end of presentation. Good luck for kita and God bless for kita. May bunta ka na. Okay, thank you, Kaiser, sa imuhang very lively and passionate presentation. Murag nang ginisit sila tanan, sir. So, inaana na si Sir Donor, no? Salamat ang naka-ipit at polis din eh. Na lively kay siya. So, any questions, reactions sa iyang report, clarification, Sir Archie? Kailan hindi, suppose ni Borgon, this year, ma'am, natin ga-looking base sa program is around 1.5 million for Quetara Regio, around 49 units. So, kung sa man na PR yung mga pinamahan nito, sir, pila ka units? Hindi ko accurately makakuan sa number. Or less pili amount, sir? Ma 977,000. So kung kaya nga amount, probably hindi pa na siya maong. Ma'am Jen, siguro itong ibalikan ang budget kay under siya itong PAPS plan. So possibly doon na sila around 1.5. So kung wala niya siya na-realign, nakapali until now. So ipangunta na lang ulit, sir, para ako pong ma-communicate sa Office of the City Mayor, part kami sa OCM, para ano ang siya, with Monday. Kaya sayang mo ganun eh. So possibly, ginagisbutan na rin ako at PID, but sahay mo ganun, sir, maglay-lahay po ng priority sa Cebu Police. Considering sa radyo nga yung ang didiman, ang ato ang mga burabitaw o basic radio, na supposedly, nang uban mo ng mga police board, gusto sila nga maka-communicate nila with the, for example, chief the punong barangay, for example, no? Pero kanamang kung siya, secured siya nga radio, nga kamura ang maka-communicate. So, kung kanag yun yung ang gusto, inaway na naman tayo yung budget, ato at ito ni Ma'am Gipon. I believe, wala pa na siya. Ano, sa akong restaurant si Ma'am Gina sa Luyo. Alas mo. Ma'am Gay, naanang nalikan niya, ma'am.
Good morning sa tanan. Koan, kanang bago lang na po na prepare ang PR sa radio since end of September pa man siguro nahatag nila ang specification. So, mao tong after fiesta activities, mao po yung pag-prepare na ko. And then, itong giingon ni Sir na ni Peter, ang appropriation na to is gamay ra. Then, it's under capital outlay, 400 plus 473. So, dili kaya ang existing balance na to. Since na amat tayo appropriate for next year, gi-check po na ako daan before ko ni Anhi. So by January, pwede na to nato ma-prepare, mapasa. So, nag-ingon lang po sa staff ni Sir na iuna na lang nato ang digital radio. So, musunod na siya dayon. For now, is basic radio sa amin na nila. So, at least next year, Sir, masunod din siya. Kay importante mo ng basic radio kay for example sa mga enforcers po maka-communicate po ni sa inyo ah. So kana lang ma'am Jen, thank you. Si Pastor Rota Jay. This is actually not a question but sort of a little poke lang sa itong PNP to be aware na like for instance katong report regarding sa itong crime against a person no? Like rape and such. Kanang sa tong family therapy, since nai bound sa confidentiality, hindi lang natin disclose, but we have handled kanang cases like ang biktima gi-rape sa ilang kawalingong cousins lang. Unya, parents, dili gustong report kay maulawan lagi. So, sahay ang mapuntangan sa itong report is katulang mga cases na gihatod sa itong mga police. So, gusto na po aware pa na putang kumpiyansa na these things are happening also sa natay mga students po sa inyo na nag-atubang po nung ingon anak na mga cases. So, hindi po nagtang na po'y pamahagi nga ito ang mga address. I don't know kung say pamahagi. I just want this council also to be aware of that. Thank you, Pastor. Kasi madiskasan ko ng Pastor sa other council, sa LCPC ba naman po'y kuhan ka ng scheduled meeting dito kaya makadiscuss ko sa in-depth na nang-issue. No? So, any other query? Clarification? So, unya, Sir Archie, sa, wala na ginamutang sa other matters, atong diskasan to. Kuan mo rag PPA's implementation review. E tanaw na to, we will see the funds. E basin o at the end of the year, naaday funds na wala mong utilize. So, affect gihapon sa to ang visa order ng utilization report kaya naara ba sa percentage requirement. So pangtapon na to, mga offices involved sa ilang na naa sila funding kung saan yung status. Kanya, no? O saan na siya nga ato ang discussion sa other matters. So, ini marag wala na yung mga concerns regarding sa PNP report. So, mga ito ta sa atong next presenter, ang atong Bureau of Fire Protection. Okay, daghang kayo salamat. Medyo atong previous reporter, naglanda ko sa mga audience, so nag-video pinkulbaan. Hello, natalbukan ka. Well, seryoso kayo. And then, but sometimes when I glance in the computer, makita na ko ang the blogger, Chief of Police. Malingaw ko pumunta na ako sa iyang vlog sa Facebook. So, well, before I start now, allow me to greet our chairman, as Imam Hajini, Ms. Jeannie Villagusano, sa GIL. Oo. And then members also with these councils,
As well as members also with the military and uniform personnel. Now my senior, junior officers, mayo muntag ka na itong tanan, especially sa itong Chief of Police, sir, Police Major Roland, my senior officers. Roland, Major, Police Major Ronald, I don't know. Now, I am Senior Inspector Pedrito Cabanday, the acting no City Fire Marshal of Oroquita City Fire Stations. Now, ang among agency, the BEP, usalag yung battle cry na mo, no, to have a zero fire incident. No, the zero fire incident. Now, duhara ka mandatos yun, no, ang importante, ang broad mandate no, sa ang agency, nga sa pickles na side is the fire prevention. And the second side also, the other one is the fire suppression. No, in the fire prevention, there are number of activities to be undertaken. No? One of that is the implementation of the RA 951 more, the Fire Code of the Philippines, wherein nadia kanan na the fire prevention activities sa atong buhaton. And then we cannot, di man itong ibawa na agos ay sunog, and then fire suppression will follow. Okay? I will start now my presentation. Mauni ato ang strength sa BP. We have a total of 20 BP personnel. The CCT ang laki, tulo ang babae. And then only one commission officers, ako as the acting city fire marshal and the rest are the non-commission officer. Ano na tayo mga ka-fire truck, no? Ang daan na ng fire truck, ang Isuzu Forward. And then, ang bako na to, kanang Isuzu na PR. Pareha sila, nag 1,000 gallon ang iyong water tank capacity. Puro siya serviceable ng mga fire truck na to. And then, napunta tayo ni isang ambulance, NB350, serviceable po siya, you know, ready to response in any other emergencies. Sa kukinuha ka ganina, there are two broad mandatos sa BP ng atong itawag o fire prevention. Mali siya ang mga activities in the side of the fire prevention activities. The building plans reviewed. Tanang na maghimo building, tanang maghimo balay, muhagi nyo dito sa BEP. To secure the, what we call the fire safety evaluation clearance. Usan isa ka dokumento as a prerequisite in the granting of the building permit from the Office of the Building Officials. Muna siya yung ingatas, the fire safety evaluation clearance. So, datay si Pintay Science na nagka-process no, for the September up to this date, November. Namang may usahay, incompleteness of the documents submitted to our office, kulang, sometimes among ibalik, issue may of notice of disapproval. No? Pero dili sa ato akaroon, wala siya. Then of course, the application of this new building permit, no, after na siya mahatagan o evaluation clearance, bisitahon sa area. No, to situate nga okay ang area sab. No, what's the number of fire safety evaluation clearance paghihimo mausap 56 subs yan, no, as pareha sila sa preliminary inspection. Now pagkahuman sa building, again, no, pagkahuman sa building natay final inspection certificate tungod kay mag-issue naman tayo ng building officials o occupancy permit. Sila may mag-issue of occupancy permit. And then, one of the requirements is the certificate coming from our office, kanang itawag na ito, fire safety inspection certificate. Previously, fire safety evaluation clearance, kung mapahimo pa. And then, pagkahuman na siya, ready to occupy na ang area, mauna na, balik na po sa BEP, then the BEP personnel, the fire safety inspectors will conduct final inspection para for the issuance of the fire safety inspection certificate. But sometimes there are clients also nga mag-submit po mga as-built plan katubang na siya'y balay,
iya walay building permit, mag-apply yapon siya, no? But in our case, sa pagkakaroon ng quarter, negative siya. Now, after sa building na occupy na, well, of course, especially kanyang mga commercial areas, paghimo naman na sila ang negosyo. Paghimo nila ang negosyo, muhagi yapon siya sa PIP, no? Muhagi yapon siya prior to the approval of the mayor's permit. No, mayor's permit. Now, kaming mga negosyante, atong tanong 728 among na process, iagin sila dito for the issuance of fire safety inspection certificate for business. No, for business. Katulad ganiha, fire safety inspection certificate for the building. Kani siya, para na po siya sa magnegosyo. So, muagin niya po siya sa BB. And then, namay mga upang mga establishment na mag-file sila business permit pero wala yung mga structures. Then, apo yung mga government. But in our case, negative siya. No, negative siya kami. Now, before ang among mga fire safety inspector mo bisita, no, mag-conduct of inspections sa area, magdala na sila ang itawag o inspection order, no, kung may tapos sa inyo nga, in your case nga, kung ngayon mo ato nga mga fire safety inspector, di, walang dala sila nga inspection order, invalid siya, no, pwede ninyo i-entertain because the IO is important, no, is essential, no, especially in the conduct of inspection for the legality, no, sa ilang gihimo nga activities. Then of course, the inspection order was issued, were issued at total of 771. No? Tanan na siya. Because it comprises, the inspection order, it comprises the business permit and the occupancy permit, no, for the issuance of fire safety inspection certificate. So, ang PSIC na issue sa business, 771, and then sa private, no, katong mga occupancy permit na PSIC for occupancy permit, 43 lang siya. No? Wala yung PSIC na issue in other establishment. Kaya sa atong tree, wala naman tayo PISA, katong Philippine Economic Zone, no, na magoy areas somewhere in Abyss or sila yung mga PISA. Kung sa ato, in case ano nakita, wala siya. Now, upon inspection, no, pagdala mong inspection order ng atong inspector, pag makita siya na ay mga violation, no, violation in the conduct of fire safety inspection, isuhan na na siya mura, after trainees, isuhan na na mo siya o tawag o notice to comply. Dito sa notice to comply, na dito siya ay grace period to comply. No, na siya dito. Pagkahuman niya na, in our case, from September to November again, usan lang ako ang na-issue nga notice to comply. No, usa lang siya. And then the rest, wala na siya. No, wala na siya. Negative. Again, no, after the expired of the nag-implement na ano, law enforcement po ng BP. So the BP is the income generated agency. The income generated is coming from the building permits and the business permits. Muna siya nga ni kulikta sa taong fire code fees 284,745 per September to November. So, ni kulikta sa. And then, kanina mong ikulikta, wala rin sa mong opisina, kundi li, giving me dito siya sa Bureau of Treasury, i-submit as the national, it counts into the national collections, no? As the fire code of the Philippines, wala rin sa mga. Kaya kadapulan na mong giving me dito sa Bureau of Treasury. After the fire incident, buhatan magyapon naman ang report, no? Spot investigation report, katong duha sa October, and then progress also will follow after 15 days. So, duha gyapon. And then, the final investigation, pagkasunod bulan na, because 45 days from the spot report, submit ang final report, muna nga submit ang duha, dito na sa November, karoon ng bulan. And then there will be no cases, arson cases filed in the court. Patay ambulance station,
with EMT, PP, EMT personnel, no? Emergency medical technicians na ato, dahil mga nurses sa stations. So sila mo yung responsible in responding other emergencies na magamit ng ambulance. At upat siya kategory, no? Vehicular accident at accidents, no? September and October, nakaresponding siya o tulo. And then, wala siya na transport ng patients. And then, ang fire responses, actually, kung naay alarma, kung naay respondents sa fire truck, musunod magiging ni ambulance na mo, mauna nga, katong October nga naay fire incidents, automatic po nila ito ang ambulance mo dagan, together with the fire truck, duha po ka-responding nila sa October. And then, sometimes ang mga provincial police office po, mag-request ng kurusahay ang mga gatherings, mga dinagko sa province, request ang sila na i-include po po, i-include sa deployment plan ang DEP. So, ang ato pong ambulance, mu-appeal po sa deployment, including our fire trucks. So, sa deployment from last quarter, upat na mo na himo nga na atinag na deployment. Now, DEP and then, ako lang with you, what the other activities na gihimo po sa DEP? No? Parang ba mahinopan po sa tanan, ano kung sa'yo mong gihimo? Mori sa inyo itong mga sunog itong sa Costa del Sol, kitchen fire dito sa Costa del Sol, the resort, atong October 3, no? Alas 7 sa Buntag, nagluto ang katong ilahang kukman, ilang sipito nagluto, then nabiyaan ng nga damay, so ningilaab ni siya. No, ningilaab. Again, na-report, amuling na-respondihan, pero wala iso question nga nahita po because it extinguished upon arrival. Tungkol kay, ang kapatay sa kalayon din eh, ang katong ilahang security guard, no? Fix-up mo kung responde because they are trained, no? From our office. Kung saan buhaton kung naisunog. So may gabi nga, ang ilang guardia active, siya may nakapalong sa kalayo. So, mawala siya nahita po sa October 3. Pagka October 12 siya, oh, yapon, kusta yapon siya. No, kusta yapon siya. Ang hita po is electrical fires na siya. No, makita ninyo, ilang circuit breaker, sunog kayo. No, sunog kayo ilang circuit breaker. Wala nga, alas 2 sa kadlaon, na may okay pa na nga itong Amerikano, pabilihan mo sila, sila nakabantay, may gabi kayo nagkamata ang Amerikano, report din sila sa management, dayon, dalit nila napatay, shut off ang circuit breaker, main circuit breaker, napatay ang kalayo. Okay, kung wala pa na siya mabantay, sigurado sunog ang kusta, no? alas dos, yung pinteosos, katlaon, tulog kayo mga guests, uban. So may gabi na bandayan. And then again, no? Extinguish upon arrival kayo po siya. Now, again, no? Usay atong DEP na yung mga request kada mga fun run ni Kwan po ni participate po may gamitan fire truck para mo kulor ang ilang mga sanina muna siya mga kulor fun run no? Mga naigihimo nila. And then, again, katong sa atong ang pinangang festival, pag-ingon mo ganihan na atong ambulance, i-deploy man, no? As part of the deployment plan sa province. So, again, no? Naka-respond din po sila. No? Naka-respond din po sila sa incidents happened atong November 11 din sa province. So, atong emergency medical team. Again, no? Wala siya deployment. May mga deployment activities nila. Gihimo. Coastal cleanup din sa populasyon. Nagkanda po media, oh. Nag-hinlog sa baybay and among nakita dito, kaya yung lansat ko, daghan kayo mga plastic, ipaglabay lang ng dagat. So, nakahipos may ano more or less mga lima kasako na puro plastic kung ipaglabay sa mga tao din sa baybay. So, nahinlo na mo siya. And then, earthquake trial also, in coordination with the CDR remote, the PNP also, the Philippine Coast Guard, naapon sila. No, nagtinabangay ni para maganda po earthquake drill. Now, muna yung usap sa among gihimo, no? Katong ikon ko ganyan, link kayo, no? Plan kaluruan, obviously, atong November,
na pabigihin mo ng mga activities together also with the PNP, na apod me, uplan kalunuwa, implementation ng uplan kalunuwa. And then also in the previously BSK elections, napod ato ang kabimbumbiruhan ng appeal po niya na, no? Together with the PNP also, no? BNP para sa uplan paklas. Atong mga intern, mga namatay mga police interns, ha? Ang upos lang ilikturan para may balo sila po sa ilang buhaton po in case kung graduate nila makasunod pa sila sa BEP. So, mali lang ipang buhat, no? Muli sila ipang buhat nila. Nag-rapil sila, and then tuluan sila. So, atong mga police intern na mo, naka-participate sila, ka-ayaw pa sila po sa ilang buhat, no? May using a rapiling. Now, atong government siya, no, nagkandak mo yung katong Olympics, barangay para Olympic, katong namang gitudlo nga mag-organize ng mga barangay brigade, katong ulang kakustan barangay, amo to sila gikundin, ipatawag ako to sila to have at Olympics. Kana bang, kung unsa ilang nakakunan sa amo ang gitudlo nila, ilang ipaagi mo games, no? Paagi nila games para bibo siya. So, mga ni siya, mga imo. Now, kung makita din mo niya, tulo ka activities ang gihimo nini, no? Ang mga BIPAT, no? O sumbaga, community fire auxiliary groups sa mga barangay, nag-perform sila, nagpatay sila o kalayo by using fire extinguishers kapag wala man sila equipment sa barangay. Itudluhan sila kung saan pagpatay sa kalayo by using the fire extinguishers. Muna ang first picture. And then the second one is, wala man sila gamit. Pag-responding lang sunod, gigamit ang bayanihan program. Gato pang gitawag na maog ka ng pasapasa o bali. No, pasapasa o bali. Wala nga, usa ka pa maagis magpatay sa sunod kung wala man gani fire truck. And then the third activity sa mong gihimo, gato naging magamit na sila ang fire hose. Itulungan sa sila, no? They act as a fireman also. No, kung naiwag, there are times nga, katong silang parang kayo, maabot na nga itong fire truck, maka-respond din na. Ang ato ang mga BIPAT, no? Katong mga fire report, and once again, mayong buntag ka na itong tanan. Thank you, Sir Kabanday. So, any reaction, comments, or mga query, clarification sa report sa ito ang Bureau of Fire Protection. Sir, Dr. Guantero. Thank you. Good morning, sir. Dr. Guantero from the City Health Office. Is it part of your medical services na do you allow your ambulance vehicles to transport patients like from Oroquieta to Ozamis or even to the NMMC? Because sometimes it's not all the times that our vehicles are available. So, pwede ba na ma-refer ang families ng patient or your patient mismo na you can ask sa ambulance from the BNP na magpa-transport? Okay, Doc. Thank you. Now, before I answer the question, so, the objective, no, the main purpose of the ambulance na naadina sa atawang stations is to response fire incidents, no? Pag-spundig siya ang fire, parang nakita niyo ganiha sa report, number of fire incidents is equal to the number of ambulance responses. Tungkol kay pagdagan sa ambulance, pagdagan sa fire truck, responde ang ambulance. O sa may purpose, ang purpose niya na is to kung panalita na ay mga medical assistant kikinahanglan niya sa sunod, pwede na mo siya, madali na mo siya na mas pwede na kay magduman man sila. But makita sa report ka ganiha, di ba kapatmato siya, naapod siya ay transport patients. But the transport patients, kung dirilan siya sa Oroquieta within our area of responsibility, pwede na to siya mag-facilitate. But kung outside na siya, halimbawa from Oroquieta to Ozamis, usually nagkandak lang sa mga
But the approval is coming from our higher office, even sa provincial level. Ang requesting agency, hindi sa tayo magpa-transport, dili maadto sa mga kundili, adto sa province Malanghe. Because the ambulance is mag-transport siya outside man sa Oroquita. Pero kung within the Oroquita lang, wala na, kinalang, dinidiretso na. But kung naay mga transport outside Oroquita, nanghit kita sa ito ang provincial level, kaya mga mag-slay o may instruction because the main purpose of the ambulance again is to respond fire incident within Oroquita City. Kaya yung kaso, naay mga sadya, mga kusay mahitabo, naakanun na yung ambulance, magpares mo nang total number of fire truck responses, mo po yung total number of one. But pwede ka mo nang mag-respond eh. Mag-transport ng patient because sometimes na gali itong mga second quarter nagkuha mi the risk. Reporter, ang ato ang Bureau of Jail Management and Penology. Sir? Good morning, ma'am, our acting chairman. Good morning, members of the council. I am SGO4 Neil Newton. I represent the City Jail Warden, Jail Inspector Winner Galampao, which is nasa sa lying appointment. My apology na wala naka-prepare o PowerPoint presentation ng among opisina. Hopefully next POC, andyan na silang PowerPoint ang aning presentation. As of November 22, this is today, we have, our strength is 30. We have 30 personnel sa atong Oroquita City Jail. Doon ay bago na personnel na nabali niya, na nag-a-idle. So, ang atong total jail population is 48. Doon na tayo male PDL nga 46, niyang atong female PDL 2. We have IPs. Ang IPs ni dili na sila important person. Dili mga insular prisoner. Unsa man yung mga insular prisoner? 12 minutes na kabuok. Kini sila na mga PDL due for transport. Ato ni ibalihin na dito sa either Sambuanga or Davao Penal Colony. Doon na tayo city prisoner na duha. Huwag pasabot ang city prisoner na dili na sila reserve sa ilang sentence. Kaya ang ilang sentence is 3 years almost. Kung wala pas na ang sentence sa kapigil, conviction niya, i-transport nato siya dito sa mas dako na correction. Doon na tayo drug cases na 17. Ang rape cases ang is 15, ang robbery 6, o other crimes ang uban. Doon na tayo high risk, duha, o doon na tayo high profile, isa. O ang nag-commit this month of November, usa ra yun. So, ang graphic sa population sa BGMP karon sa PDL, is nakaubos yun. From 60 plus, last quarter karon 48 na lang. Indication ni nga nagkagamay ang atong PDL. So ang mga personnel ko niya, hinahinay po pag-transfer. Kaya ibalili sila kaya mas daggan na, kung muabot na panahon na mas daggan na ang personnel kaysa PDL, magkagamay din po ang personnel niya pag-transfer kung nasa upan ng mga facility. Doon na tayo release this month of November is 9. Kining majority ani nga mga na-release na ito, kanang itawag na ito o commit release. Yan halang niya, isulod lang ka dyan, i-release na yun. Tungod kay nakapiansa. Na-release sila through bail. Nga itong building niya, doon ay 27 kabuong dorms. O doon na tayo ideal number sa PDL nga makapabol na masunod is 181. Dahil 48 raman ang ato nga present jail pop.
So we are 73% not congested. So luag kaayo ang ato na facility. So as of doon na dahil tayong upag na lang ka mga senior na PDL, itong mga 60 above na mga PDL. As of school year 2023-2024, doon na tayong enrollees sa alternative learning system sa elementary, tulo, unya, sa junior high school doon na tayong 12. Yan, doon na tayong incoming na scale training this quarter. So, dedicated ni siya sa pista. Ang course ani bread and pastry in C2. For next year po, first quarter, doon ay cookery o basic electrical wiring installation. Doon na tayo mga PDL livelihood program niya. Doon na existing na 5 ka mga livelihood projects. Kining atong seasonal na parol making, doon na po tayo wallet making, cellphone stand making, o kanyang atong rug making. Busa mag-encourage ko sa atong members sa council na kung ang iyong opisina na kinahanap yung mga parol grantors, ato lang tapel free to approach sa mubod para ma-patronize na ito ang ilang mga parolan lenders. Eh, karoon na ba, professional na po na nga panahon din ka-income sila. So, nakasap tayong plan na mag-conduct o training no, na coordinate na ang BPI. Sa next year pa ni siya, nangyemuwa sa BGMP Region 10, restart project. Tungkol sa ating program na feature ang atong kanin present na kanin parol karon sa atong sa FB page sa BPI. So overall ang atong facility karon ang situation sa JA Manila po na kayo tulog kayo kamay na lang kayo ang amo na ang atong gym population. O siguro this is all. This concludes my report. So, thank you for listening to your attention. Thank you, Sir Abuton. Any question? So, any clarification? Query? Sir, ang CCTV project na ito? Oh, CCTV project, mga muna na ko Mondoy, pero sa kato next year, probably ma. Ma-provide ito ng security. Nugay-nugay. Urban public ang problema na ito. At first, sayo-sayo ito siya nagama na ito, but kulang ang kwarta. So, nangita may buhay na maka-augment ni Pautong napasa na ito, mga September man siguro itong PR. So, hopefully this month or by next month, na-deliver na siya. Ay, thank you, Emma. Okay, for security purposes, kinahanglan yung sensitivity sa sulod para ma-intensify na ito ang security system. Thank you and good morning to all. Okay. No other clarifications from the members? So, there is none. So, thank you, sir. And we will proceed to the next reporter, the Special Operations and Concerns Division or SOCDI, sir. Good morning, no? Good morning, Ma'am Jen. Good morning sa mga members sa Pisang Labor Council. These are our accomplishments, no, for the last, I guess, 2 months, no, from October to November. So, because of our perennial problem on driver's license, no, si Sir Donor K. Baluane, na sigitit ang idako sa mga way lisensya and the determinants sa itong syudad. So, in-intensify na ito ang pagkanda o
theoretical driving course. And in PDC, this is now a requirement for applying a student permit. So, kung Wato Gas Driving School, ang gasto ani is around 1,000. So, we provided that for free, no, sa Urquieta. For the entire province, only the LGO of Urquieta na naghimo aning innovation or program. So, sa Kuan Tangku, LTO ang naghimo. No? Ozamis LTO. There is a TOA sponsored by the city government. So, the last batch, which is the sixth batch, that was September, no, October 27, 26, 27, 28. So, ito na yung binaganda dito sa East sa ato ang B-front, and then tungkol kayo na yung conflict, doon ay usakaad lang dito ta sa Urquieta City Central School. So, for that batch, around 2,250 no, ang nakabinipisyo na. And siguro from the first batch up to the sixth batch, siguro na sa mga 2,000 na nakabinipisyo na. So, next year, kasi na mo yung mga kailag hapon, kaya wala paghapon license, gina-advocate hapon na nato. Next year, mag-kwan hapon ta, no, mag-himo hapon ta. And our, the city's long-term goal actually is we established our driver's education center. Now, mag-train ito ang mga personnel na to. Same with the private driving school na maka-offer ito of TDC, theoretical driving course. So, medyo tedious na siya ng process kay na mga requirements. So, ito na ang panikamutan o long-term goal na ito na. Kay daghan, gagapon ron ang wala yung lisensya. Even kanang itong mga empleyado, mga empleyado na to. So hopefully na yung mga department heads diri kindly check sa iyo ang mga drivers, especially kanang mga nag-drive sa motor kung nabay license. And for government vehicle, ang gina-required na is professional driver's license. Government vehicle. Huh? Okay, so next, please. So for the month of September to November 21, so these are the accomplishment for the issued ticket, more than 2,000. Combined issued citation ticket from our local enforcers, from SOCDI and TNT. Katong binapresent ni Sir kaganina from July 1, no, nga accomplishment. So these tickets only for September until kagahapon. So around 264,000 ang collected na ito ng administrative fines. So it might be nga lantaw na ito, especially di present ka ganito ni Sir, 2,000 ka mga pinatok ka tickets, no, bayo-bayo ito. But roughly, kung itong i-multiply by 330 na po ka. But as practice, there is ito ang office and also with the permission of our city mayor for purposes of leniency and humanitarian consideration. Basta first-time offender, niya dili grave offense. Gawas lang kung drunk driving o kanang no license, kanang mga violations o kanang di pinalas. Pero kung illegal parking lang, walay plaka, first time offender, wala na po na penalty. So, dili po na sila kalusot, kay once issued, doon na tayo system na pinarecord. And for habitual offenders, for that period, we filed around 50 complaint affidavit to the National Prosecution Service. And some, in fact, of the accomplishment of our police, katong mga na-issuehan o mga bench warrant, no? Na katong gina-plus ni Sir Kaganina, some of those warrants, because they failed to comply, no, sa required summon or kanang gina-require sa itong court. So, nag-file ta. So, natay mga cases. In fact, karong hapon namin siguro 3 cases to pending dito sa MCTC. So, inanak na itong ginahin mo. For habitual offender. For habitual offender. And disseminated around 958 demand letters. So, katong wala nagbayad para delete na file ng kaso. So, first step kaya ginahin mo na ito is we send demand letters. Next, sir. So, also, kanos namin na siya dyan, wala na mo.
So recently, naghimo ta og blessing sa ato ang newly renovated office and newly acquired vehicles. So natay pick up and we have also 3 motor vehicles for our office, kanang extension no sa mga office para bisan tuod nga siguro nag-ibot nga nagbayad pero at least comfortable ang office. Bugna dayon dili maliwalas for. And then kanang office mo good, dugay na kayo. Kasi na nilang puyo, mo na nga mo ang ipa bindisyonan. So, additional asset, pick up and motor vehicle. For now, we have 4 motor vehicles na nag-rubbing. No? So, uban na, gawas pa na, napay pulis. So, po nang one of the, actually, nag-text na ko after katong itabo sa Kalamba. No? Kay ma-compare nila ang Oroqueta to other places. Dari sa Oroqueta, if you have noticed, kung wala kay plaka, na nag-drive ka, abot ni mo itong unahan, sigurado nga na ay musita ni mo. Because aside from our police officers, we have 4 roving forces on motorcycles. So that is part of crime prevention. Sa uban nga lugar, wala, tindagan na kayong mga white plaka. So please, next. And also, we help the implementation of our local tax code or business permits. So, tungod kay medyo kulang ang tao ang the BPLO as well as the local treasurer's office, we augment in checking for delinquent taxpayers, especially for business permits. Next. And continued operation of our ordinances. So these are some of the operations, especially during the operation of the kanang diha sa tuang tabuan or during the festa celebration, daghang dakpan kini sa tuang anti-smoking. Next, please. And also, we partnered with the CDRRMO for a training or seminar on basic first aid and life support tungod kay natong mga enforcers. Naliyan sila sa ato ang field and commonly kung na yung mga incident no sa sila sa maduulan. So kinakandap na to enhance also their capability in emergency situation. Next. And this is also a perennial problem especially for our tricycle fare or talipa. Wala ba may problema sa taripa? Sa plitihan? So for now, ang existing is 15 pesos. Pero doon yung mga complaints nga na inag-koar, no? Na inag-padako o plinti. So para maklaro, no? Ipabutangan ko yun ito nag-sticker nga ang minimum fare for 2 kilometers. That is 15 pesos. And of course, ang atong mga senior PWD students will enjoy the 20% discount. And we also receive an award ang City Health Office, the LGU, the San Dugo Award, tungod kay our office. Not only the implementation of mga ordinances, we also advocate in the voluntary, no? Blood donors, kung ako kayo ni siya, tapos kung makaisunan nga ng inahalan ng donor. So, we received that award last November, no? November 11? November 10, no? Okay. And currently, ako may pasalamat kay naming programmer, no? Husband ni Ma'am, si Mr. Colorio. Currently, we update our system, no? Probably, the only division there is a local structures or Oroqueta. We had our functional database system. Mo na nga pag-issue ticket, sulod niya sa system. Pag-ingon nga, sir, pwede mo hangyo kay first time violation na ako. Pag-search ito sa system, makita na mo. So our system started to operate from early 2000, no? So dako-dako na ang sulod. And for now, we update the function of our system. Kanang common problem na to sa mga incoming na to ng mga documents, sa mga outgoing na to ng mga documents. So, kanang ina-update na mo. Part of our data banking and data storage. Next. And I would like also to share, since our office, my
naghimo aning part of the team nga nag-facilitate. Ang ato CCTV for now is already operationalized. And ang atong charges na Ma'am Jen, gikan sa public safety, based on order ng public safety ng pundo. So, temporarily, naa ang monitoring sa Office of the CDRR since nag-operate sila for 24/7. So, this will be transferred later on sa bago na itong EOC. And ang phase 1 for now, around 33 ka mga cameras ang naka-operate. So, naa sa CDRR, capable siya of review, PTC siya, pan, tel, and zoom ang iyong capability. And for the next phase, Ma'am Jen, istorya ni Ma'am Gay, na ginausa itong mga... And we have also pending ordinances. So, for now, naka-pending sa Committee on Transportation. Kining ato ang taripa. Okay, dagan kayong reklamo, especially itong mga bukid itawan nga mga biyahe. Kaya until now, ang mga drivers, although full capacity na sila, wala sila nag-decrease sa ilang aktibitihan. And also, pending ordinance is the Responsible and Safe Driving Ordinance. Atong gina-strengthen ang ato ang mga regulations sa traffic. And supposedly, wala pa na po gina-force dito kay medyo bukat pa kayo ng mga ordinance. Mayroon kayo na si Dr. Naapod si Sir Donor, no? Na ay gina-imo na mo, propose, Road Safety Ordinance, niya nakapuban na Doc, Sir, kining ato ang helmet, no? So, probably, karoon na nato time limit yun nga pag-isgutan because we have so many cases of road crash. So, yung mga fatality yun, no? So, we'll just admit that later on, once nga kining ang mga ordinance, mga approved date, bukat na kayo sa committee ni Consihal Ondag, kung kinip pa nga tulog ka ordinance, mag-ungong dito sa iya ang committee. And for executive orders, recently, the mayor issued the executive order by a recommendation of our office. And also, makabenefit ani ang ato ang mga law enforcers. Kay usually, doon ay mga apprehension nga ang driver walay identification card. Kaya niya, kung isyuhan o ticket, they will declare issues names, no? So, dili sakto ng mga information. Low in town kayo, nakatod sa demand letter, or later on, mafile ang kaso, no? So, muna nga, we will temporarily impound katong mga motor nga ang driver walay valid or kining identification card, no? As well as katong mga drivers nga under the influence of liquor. Because wala na tayong rason nga hindi na tumatay because sir, natin gina-issued nga alcohol breath analyzer na sa itong Pines checkpoint. So, dapat tayong pundo po dito sa office. So, kung gusto pa ang inyong office, we could have another one kung pwede yung ma-issued sa inyo okay, para magamit din. Okay, so, next. Okay, I would just like to share, no, kining nahisbutan na ito na itong road crash. This is for January to October. Around 321 road crash ang gi-respond. This is based on the response by the Office of the CDRR. So, do not be confused. Nga katong sa police, katotong doon ay reklamo, no, kanang complaint. Naman ko yung mga road crash nga, kanalang nang tinuyuan, o di ba ka, wala na may abot dito sa police kaya wala na nag-file na yung kaso. So, taas kayo, no? 321 from January to October. And out of that, 60 ang suspected DUI, driving under the influence of liquor. And 12 caused by stray animals, kanang mga hero. Wala sa ito, kabayang birino. So, dahil pag-iagoli na problema, part of our problems sa public safety. So, kana din siguro unless you have question for me. Okay. Drive man ko sa motor cab. So, gahapon na experience na ko
kabalo mo anang kwan sa town center kanang drapan bitaw nang usa para usamis gahapon na incident dito adun ba kung na report ba to or na kwan na balik na na report ba sa police or kwan na inawad at og bag dito sa drapan man sa kwan ba supposedly dapat natingala ko kay unto man to siya nahitabo kay pag kwan ako na idoha ka pasahero isa para usamis, isa para kagubay. So pag-drop na ko sa pasahero, sa para usamis, naining kuwan dito sa kuwan nga, nawala daw yung bag. So na kuwan na mo, maraming pundo ko kamay ba? Tapos gireview nila ang CCTV. Nakita dito, wala makita kay hit-hit daw ang katong lugar. So ang akong hangyo or ang kuha na ni pwede ba na masugaan tong katong area? I think mga alas 2 ito na itago pero ngayon magod siya. Alas 2? Oto. Oh. So gahapon siya na itago. Ang nakuha, I think murag duha to kasi si TV ang nakatubang dito. Tapos naingon na ang isang kapasahero na ako katong para kanubay na yung CCTV niya ang ikit. Diya yung saan mo useless na rin ang CCTV niya kung hindi po makita ang kinsa itong naka dito. So, ning try ko kuhan sa pasahero nga unto magumam kung siguro wala mong wala pasigahan kung suga dito. So, di ingon mo yun ang babae nga, di, among i-review ang CCTV, hit-hit mag yun. Actually, kagahapon din na po incident, no? If you have noticed, na-post kali sa mga page as well as sa people of Borgata. So, but dili siya same ang iyang location. So, kato is nakuha sa itong CCTV camera. Katong outside na to, no? Outside. Outside sa ito ang bus terminal nakita. Kung itong naulit itong around 2,200 na kwarta o mga ID, nakita ang ito ang cab number na yun. Iyan pong diulit. Now, kanang case is sa sulod, sir, no? Ito sa drop-off. So, kanang biha nga lugar, ang kanang CCTV, ma'am, sa CDRR pala na indoor, kanang ginahin po na turon, ang location sa to ang camera diha, sir, is nasa LED, dayo naa sa poste, katong dito sa unahan. Kanang sa sulod, is sa CDRR pala, nga katong monitoring, ito pa ng gagmay ng mga bullet camera, sir, nga gagmay. So, kanang ginapunduhan na to, kanang naa nag-operate ka ron, ang isa is nasa LED, then ang isa is nasa poste. Taas na siya, makita ninyo. Dagko, kung na siyang kumok na makita ninyo. Kanang nasa sulod sa terminal, tungod siguro sa capability sa camera, which is indoor lang, sa CDRR pa na before. Pero kanang lang suga sir, atong lantawon, atong ipaon siguro, kaya sa akin ito, ngiob ng terminal. Mula nang i-report po, hangyot siguro na mo sa sido, Ma'am Jen, no? Kay, I myself, naka-observe ko nga, ay, nasa sir, nasa sir. May mutang siya tanan. Kanang diya sa terminal, kung adla ko, tinigida mo siya pasigaon kay nagkuhan mabuta sa kurente. Paggabi, amo na siya pasigaon. Kay ang adlaw good, gawas kong maot, tempo, kay murag ngingob siya sa ilaw. Pero maayo lang ang timpo, pasigaon ginamo. At dili ginamo na sa pasigaon. Okay. Pero kanang ngit-ngit sa kamera niya adlaw, dili na siguro na problema sa ang kahayag sa mga lugar. Problema na siguro na sa CCTV. Yes. Among ipa-check sa CDRR, wala na yung CDRR na. So, ipa-check na po sa CDRR kung ang lighting or ang capability sa camera na yun. Kay indoor na siya ng camera. Kasi po po nalimpiwan na ng kuwala na complaints ni sir. Especially nagbalik ng drugs. No? Daghan ang mga reported sir na yung mga tricycle driver na bastos. Di man naiuban actually iag yung ginaistorya na hikap yun yung paa. Pero dili siya mo report. Dili siya mo stand sa iyang, dili siya mo testify. Why? Because handog po sila balikan.
So, doon na po yung mga cases. Makita man ninyo usahay sa Facebook. Pero, nagkuhan lang po ito, tingala Ma'am Jen, kay comment siya mismo ha, nga ihikap yung paa, kung ipaluapan, ihatag yun siya sa cab number. And kini nga cab number is actually, doon na yung mga records sa mukha. Amo na nang ipasa dito sa City Council. So, for now is tungkol sa drugs, kining pabantayin po palihog ni Sir, kining mga kuhan, mga cab number na to, especially ka ng mga cab bitaw magabi kay kami o may nag-operate ng magabi kanang tabunan ang ilaang tabunan nilang cab number na magayubay na na so dili na ino makita so magabi sir ang mga operation is only until 6:30 in the evening so siguro yes sir pwede na ipasa for as to who will author the ordinance, if you are planning to have an ordinance in your place, tell me, Mama. Doc, I raise this concern because dugay na din siya ng mga issue, no? Ang balance po gudani is enforcement, kay identification, at the same time, safety. Yes. So, di hata mo balance kay later on may isbutan man ni kay lantawa na to ang safety. Muna nagkamulo may u-collect sa data from CDRR, binakollect na namo mga related to DUI, wala nagsuot o helmet. Okay. So, sa iyo ang position na yes, sir. If next week, we will have our local health board. So, may I ask you to present about together with, I believe, CDRR will attend also. So, mas may misteryahan na to siya partner dito with the presence of Dr. Inanornia or Ms. Chair of Health. Okay, ma'am, sir. Thank you, Doc. Mo ask people to present accomplishment reports from your agency on health programs. So we will have the meeting on November 28 in the afternoon, 34 conference. Implementation review. Dato lang mga offices na involved sa mga naay budget sa funds from the isang order ng public safety. No more. Halos-halos na naman din rin. Kabalo ba kapon mo sa inyong ha? Asan ang extent sa implementation sa inyong program? Kaya ang usang na worry na to ani is itong utilization lagi at the end of the year. No? Kaya basi mo, history repeat itself na pag-assessment sa SGLG, wala niya po ng issue na sa POC na po kayo o funds na unutilized. So, unawan ako ang sa kuan na lang, ato na namin, unawan ako ang sa Philippine Army, sir, aware ba mo sa inyo ang funds under the POC? Then, kung saan na po yung implementation sa inyong mga programs? Katulang ang mga buwanan katong sa itong multi-purpose vehicle? Sa akong ipatubag sa tuwang kuan? Kuan naman ma'am na naris paistura lang si Ma'am Gay. Pag-ing kong kahibalo kung sa'y mga dipang propose na project at itong sa previous na po ano. So far sa ako ang pag-abot, akong i-request na ito naman mapadali itong duha ka sa kinan o sa pagkakaroon ni Daga naman ito. Patrol car o ang katong Fortuner staff car. So, wala pa kay other kwan ma'am. O ang katong akong ihangyap ni Mayor na kung pwede magagamit nyo yung isang nga nadaan diha na unmarked na civilian vehicles pwede na magagamit sa mga surveillance purposes. So, tanaw na kaya, lang. So far, karoon ma'am, namin issued na I think 6 motorcycles from the CB. Gigamit niya po na natos itong mga clean clothes. But, bisan siya kung mag-take o pictures o mag-video. Dahil
Namuwi time nga dapat magkuyog ang operatives within one vehicle. So, pinaw na yung mga final na one. Kaya gusto kayo ang pag-video kung take sa one kung nakamuto. Maklaro ka kung take a picture. So, dili discreet ang dating. So, mura ito ma'am, pero mura ano siya kayo laing magamit so far? So, inalangin mong staff na masusauna si Ma'am Arinda mamuto ang active kay kung mag-coordinate. Naapay laing masugo ni mo, sir, ipatanaw lang kay pasin naapay laing funds. Kung sa'y may mo anak kay namang guyuban ka propose for realignment kay kanapit ang dili na kilisod na implement ang funds anak ang projects. So, nag-request for realignment, parang din siya nga ang fully implemented ang kuan. Yung funds, dako-dako ang guna sa police. Eh, mura na manggali mo ito yung mga, akong madumduman, nag-budget na for more for next year nga approve na na sa kapatrol car. Eh, mag-epig yung mayor, ha? Daga na kasi ng patrol car. So, tanawa lang ninyo, palihog lang, no? Tanawa lang kay munda ko na ko ang budget sa pinapagaling may mga capability building ato sir nga kasi wala ninyo ma-implement pa. Yes ma'am, I will check ma'am kung say wali ka. Ako lang ibalo si Arinda so far. Si Mayor, morang iyaman ko ang commission nga mo monitor ano yung mga utilization labi na sa implementation sa GLG ng good market. Kaya gusto ko si Mayor nga mo pasar sa GLG na ang Pihos ni man nung dako kayo niya nga funds. Ilang ka million doon ni 40 million plus. Dayon, daghan kayo nga mga funds na wala niya utilize. So, mo-affect man siya sa buwan. Ay, all in na naro ba, kinanglan pa ng indicators kung pasar. So, mo nang i-monitor na ito kanunay ni kayo na yung mga kwarta nga natulog yun, sayang ba? Then, nag-reklam mo kayo, daghan kayong gustong i-implement o bang opisina, wala ma-budget eh. Then here comes nga dagong budget, wala itin siya ma-utilize. Nang marag sa softy, wala tayong problema. Sa Bureau of Fire, sir, okay na inyo ha? Nakagya po yung mga funds. There are funds na naka-allocate siya, but not totally liquidated. Bale, nakuhaan lang sila. But also, there are also some funds also na wagin siya. Kung siya magkuhan. But I think majority of the plans and program are implemented. So, tanawa lang niya, sir, kasi napamay-may mo nga magamit siya. Okay, budget it matters. Sa kuhan ni full PNP ng under PNP? Implementing appeal ang DILG ani kay Barangay Tanods man. Kani siya may wala kayo nakuhaan nato. Especially ang training of koan OMOE. Sir, mag-coordinate na sir kaya kasi mapas pa ninyo yung December. Kaya na may mga bago karong tanod na ipangapas na ito na sa first expenses. Thank you, thank then, you. Then, ako po yung comment, Ma'am Jenny. Kanyang sa atong under honorarium and incentive program, ang nakabutang na account manggod kay other general services. So, kung mahimo unta, atong ma-change siya o OMOE, kay once other general services, mostly, adto na to be charged ang atong mga job order workers. So, adun siya nakuhaan. Honorarium and incentives. Okay, para ba na yung moral i-promise ni Mayor atong kung ano, itong last POC na may mo na yung mga honorary. Yung account nga nga, butang ba? I-change lang siya. Na, kung pwede OMOE, kaysa yun siya na itong magamit. Okay, thank you, Ma'am Gay. Kaya mo ara ba ginigusto ni Mayor? Kaya ma-kuan po siya sa mga members ba nga naghago po, especially ng ato ang mga CSO, mga POs, representative. Then, last lang, ma'am. Kaya na po ko'y nakita kanin sa under conduct of sustained mobile foot patrol and sea patrol, conduct of regular patrol. Kung mahimo, magamaan ni Ama, butangan po din nato siya other maintenance and operating expenses. Since na ay mga program ang PNP,
maglisod kung asa na ako ka account ibutang kay na may mga bago sila nga program from the national board. Ano ma charge dito? Madungagan lang nato siya sa OMO. Okay, thank you, sir. Daghan mong funds, sir, ha? So, pasalamat ko sa Roquita City kay daghan ako na-assign na LGU. Grabe ang Roquita City funding. So, ang mga opisina makalimot yun, no? So, sayang mo lang kay ang funds dili na utilize. So, wala man tayo lain na, no? So, ako lang yung ikunay na miss nga office na nag-charge under sa Peace and Order and Public Safety na to. Aliyong na mo, ang napalit na to sa jail, sir, no? Coordinate lang mo kang mamgay kay naman may funding na to. Kaya ron ma-quandid na to, ma-check na to kayo. Naabay gusto, naabay mali-align na dilitin may implement ang program. So other matters, ako sang i-quanguna to, na di ba naman tayo di-propose atong previous na natay benchmarking. Dayon, sorry, good kayo kayo, naging ma-pass. Kaya na-atol pita to, nagpadong na ang kuhan ka ng ito bang election ba, na nabisi na kita na. Dayon, mo try ko kuan ni Mayor o mahimo ba sa December kay si Mayor busy po kay yun man. Mo try lang pero dilingin na kaya o in December kay morang mga kuan ang mulpud, mga year-end evaluation, mga ana na ba, assessment. Basin ko, by January, ako ginay practice niyo nga by January, mapusto na ginagang benchmarking. No, kay morang di na kaya na kuan. Karon pero o makaya pang December, mo try ta, no? Pero hindi na, January na din siya tingali. Sure na din na, January. Kahit dagan kaya nag-follow up yun, hindi naman yun ma-pass. Kaya dagan lang kayo siya gimuon ng requirements ko before ta maka-learn ka. No? So, ana na lang. Ma'am, naapod ato ang representative di sa ato ang DTI, ma'am. Yes, so question lang, what possible place? And then later on, maybe I can have a report also. Sa benchmarking? Kuan morang ang i-identify is Claveria and Maramag. Kay morang na sila, saan ito yung naa sa Maramag? May lain kuan ma'am sa DTI? Can I make a short report? Yes, ma'am. Good morning, everyone. So, once again, I'm Luz Calda, the OIC Provincial Director of DTI, Misamis Occidental. So, we're covering all the municipalities, the 14 municipalities and 3 component cities of Misamis Occidental. I would just like to report because the price monitoring also, the supply and price monitoring is part of this, kung nilikay mayo ang presyo or kuhal, that could be formed right sa kanyang sa Peace and Order. So, okay. Now, I would like to be, I would like to report itong last issue na is regarding the rice. So we're very thankful to Mayor Lemuel Acosta for very active and the local price monitoring local price coordinating council of Oroquieta for being so active and responsive on the implementation of EOL 39, which is the imposition of mandated price ceilings on rice. That was in September. For the whole month of September, actually, prior to Executive Order 39, which was issued by our President, DTI was already mandated to conduct price monitoring of the rice, supply and price monitoring. So only that, it's not only the rice, but also the not only the price, but also the supply of rice. Actually, ang DTI, ang scope namo is only the basic needs and prime commodities, katong processed goods. But then, since there is a mandate from the president to include in, because we have an assigned rice monitors in the province, to include also the monitoring of the rice, so we follow the rules and then, so pag-abot sa Executive Order 39, specific on the mandated price ceiling, no, of price ceiling on rice on regular and wheel mill rice. Ang regular itong daghan siya nga broken and then
na a certain percentage sa wheel milled rice. So ang regular milled rice is ang mandated price at that time was 41 per kilo and then 45 per kilo ang wheel milled rice. Katong mga premium rice like Princess Bia and other, katong mga mahalon, mostly nga basin na inagreklamo nga mahal pa gihapon, that's not part of the executive order. It's only the regular and wheel milled rice. Now, during the our supply and price monitoring, Mayor Acosta was very, very active and very responsive, including katong sayang sa atong city agriculture's office and the ILG also, and together with the other LGU staff, no, and together with DTI price monitors and us also, we conducted the first one is we had a meeting upon the issuance of the executive order. We informed the mayor, and then the following day, I think, announced siya sa FB page no, of the implementation. And then on Monday, we were part of the nag-call na si mayor for inspection, I think, at that time. And then pagka next, a few days after, I attended na sa Rice Retailers Forum. So to discuss about the executive order that and that we and mayor also requested the rice retailers to follow the order. So because of the losses, no, although we announced that one, that we were not sure at that time kung pila gyud ang ihatag sa government to recover the losses of kay ang pag sa meeting na mo, mahal ang ilang pagpalit dahil ipa down of 41 or 45. So we continued that one, and then we were able to verify koan 41 at that ang first batch nato is 14 compliant rice retailers compliant. And they were provided under the economic relief subsidy of DSWD. It's not DTI because we don't have funds. That one is the DSWD was mandated to provide certain funds under the economic relief subsidy of 15,000 per rice compliant rice retailers. That means they're selling either 41 per kilo or 45 per kilo sa katong katong specific na regular and wheel milled rice. So the first batch at that time sa mga compliance, there were 14 rice retailers. And then sa second batch, there were 27 from Oroquieta City. Actually, we're covering all the municipalities and cities of the province. But I would just like to report sa Oroquieta. So in total, there were 41 rice retailers who were beneficiaries, compliant and then beneficiaries of the economic relief subsidy. And we're happy also when I talked with the Honorable Governor. He was very responsive and he would like to assist immediately. On September, that was the second batch of September 29, imong ko nga go pwede pa sa October, but kasi namin gitawagan and then ang September 29 ay schedule for Usami City. But then, ang ingon niya, ugma na yun. Pagka September 29, I had a meeting with him sa 28, siya ugma na. And then we're happy nag-add siya o 6,075 each katong sa second batch. So ang total actually, for 14, that's 210,000 provided by DSWD. And then for 27 times 15,000 is 405, plus ang governor, that's a total of 779.25 pesos for 779,025 for Roqueta rice retailers alone. Now, ang weekly nato nga ang weekly we conduct regularly no sa weekly monitoring sa basic needs and prime commodities. Ang atong basic needs and prime commodities, we have the SRP as of suggested retail price as of February 2023. Mana mong basis. Kung na-increase like more than 10%, then we will write sa ato ang katong mga sellers why anong na may increase. Letter of inquiry. And then that's weekly monitoring, monthly ang report to the region and then to the sa head office. Ang sugar, we included that one
since started starting 2022 last year, weekly monitoring sa every Thursday ang submission. We monitored malls and like for example Robinsons and Prince Hypermart. Then after, di ba, September 29 we released, pagka October 4 na release po dayon ang executive order number 42 by our president lifting the order of the mandated price ceiling, kay ning ubos naman ang mga prices and there enough stock. But then lately, starting November 15, nakadawat na po me o memorandum from the head office to start reporting, price monitoring, supply and price monitoring, and then so weekly in the public market for sa ato ang rice. And then medicine, that's why ang monitoring namo is twice a month, and we reported it every 15th and 30th, katong mga pharmacies nga dako. So I think that's, and then also, sa among PPG under pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa, we provided first batch 25 nga micro, small, and medium enterprises, katong fire victims, that was September 14. And then another 20 micro, small, and medium enterprises, katong victims sa Shoreline. All these micro, list of MSMEs were provided by the LGU or Rakyeta. So we're thankful to the LGU for their cooperation also. Thank you so much. Thank you, ma'am. Any query, clarification sa report ni ma'am from the DI? Hello, ma'am. Muat lang ko atong gi-report ni ma'am on EO 39 sa akong city government for nagkandap na sila karon og nag-attend ko first public hearing regarding sa tax exemption atong mga rice retailers affected by EO 39. So, on part of the city government, ang mahatag atorang tax exemption. Di po ko ka-sure o pila to ka month, kay, ay na lang po, kay, on the mga mahatag sa government. Kay, ang tax, economic relief funds is from the national government lang. So, na ay marag-sure naman na makahatag ang city o tax exemption. Final gapon nga. Public ka to lang na sa mga rice retailers sa public market. So muna yung atong update sa ito. Pasalamat ato man kay Waragi kay maka-affect sa pisan order. Ay mamatoy hadlong kung magkuhan bitaw. Magugot na, magpanik buying. Na kuan na gina control na gina mo rogi pa si tigil na gina na ka problema. So any other concerns from other side at sir na kay concern sir? Sa karon wala pa. Okay, marag. Peace and Order Council meeting, dayon may I request for anyone to move for the adjournment? Insay mo adjourn. So, any second? Okay, thank you. The our fourth quarter PUC meeting is adjourned. So, mag-wana din ta kung gihan niya si Pastor Jan Doorot for the closing prayer, sir.